Magsitayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon po'y dakilang kapista ng ating ina ng Imakulada Concepcion. Siya po ay pinaglihi, pinagdalang tao ng kanyang ina na hindi nababahiran ni ng kasalanang mana. Pasalamat tayo sa obra maestrang ito ng Panginoon, ang kalinis-linisang puso at kaluluwa ng ating mahal na ina. At magdiwang tayo magsaya sapagkat siya ay hindi lang ina ni Kristo, kundi ina nating lahat. Tayo po naman ay magsisi sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Sasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak kay nilan mong maging marapat na tahanan ang mal na birhing ipinaglihing walang minanang kasalanan. At siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuway ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gagawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban.
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yung hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya na tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, Alleluia.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ng Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay napupuno ng grasya." Wika niya, "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglisya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon'y ka-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Poong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. At maligayang kapistahan po ng ating mahal na ina na ipinagliing walang kasalanang manang. Ang Immaculada Conception po ang patron ng Pilipinas at pati na ang ating gobyerno kinilala yan sapagkat deklaradong National Holiday itong araw na ito. Kanya magdiwang tayong lahat. Palakpakan pa natin muli si Maria. Ito pong nakaraang contest ng Miss Universe, habang iniintay natin ang mananalo, sabik na sabik tayo. Inakabahan yung mga Pilipino, baka naman ang ating kandidata magiging Miss Universe. At bandang uli, inanunsyo nga kung sino ang Miss Universe. At lahat nagpalakpakan, pati na yung mga kalaban doon sa timpalak na yon. Lahat at kaysaya ng mga kababayan ng mga nanalo. Ngunit ngayon, ang ipinagdiriwang natin ay hindi lang ang Miss Universe, kundi ang pinakamaganda sa lahat ng mga babae, sa lahat ng panahon. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. At alam po niyo, yung mga judges sa Miss Universe pwedeng magkamali, pero itong ating itinatangal ngayon at pinapupurihan na pinakamaganda sa lahat
ang Diyos na mismo ang umatol, napupuno ka ng grasya. Ulitin niyo, Maria, napupuno ka ng grasya. Alam po ba niyo ang gustong sabihin nun? Maria, wala kang kasing ganda. Ulitin natin. Bakit walang kasing ganda? Sapagkat pinaganda ng Panginoon. Hindi pa man siya pinaglilihi, pinili na ng Panginoon. At nung ipagdalang tao, hindi pinayagan ng Panginoon na mabahiran ng kasalanang mana na siyang nagiging wika ngay kapalaran nating lahat ng mga tao. Bunga yan ng pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Hindi pa man nangyayari ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Isinalang-alang na ng kanyang ama ang kanyang gagawin at pinagbunga na sa isang natatanging babae na si Maria ng Nazareth. Yan po ang ipinagdiriwang natin ngayon. Walang imposible sa Diyos. Pati nakasalanang mana, mapipigilan niya upang mabahiran si Maria. At binigyan niya ng biyaya si Maria upang hindi magkasala. Walang bahid, kahit na ano, walang kasing ganda. Puri natin ang Diyos. Opo, at habang pinupuri natin siya, sabihin naman natin, Diyos ko, hindi na kami pwedeng matulad sa walang pagkabahid ng kasalanan ni Maria, sapagkat kami isinilang na may kasalanang mana at kami rin ay nakagawa na ng kasalanan bawat isa sa amin. Ngunit pwede pa natin siyang tularan, ang ating mahal na ina, sa pamagitan ng pagtalikod sa ating kasalanan, pagsisisi at pagtulad kay Maria sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Sabihin natin ngayon kay Jesus, Jesus, ginawa mong dalisay si Mariyang iyong ina. Dalisayin mo rin ang aming mga puso at kaluluwa. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, gaano mang kalaki, kayang-kaya ng Panginoong Jesus Nazareno, patawarin yan. Gaano mang kalaki ang ating kasalanan o suliranin, kayang-kaya ng Panginoon, sapagkat wika nga sa Ebanghelyo, walang imposible sa Diyos. Sabihin nga natin, walang imposible sa Diyos. Kaya niya akong patawarin. Kaya niya akong pagalingin. Jesus Nazareno, biyayaan mo ako. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakol sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Kaya tingin natin sa Kanya, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panganahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo, naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumaong, naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng banal. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, at lumikha, dinggin mo kami sa aming panalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria. Hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang andog na nagliligtas ay aming iniahain sa iyong dambana
ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihis sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot at sa pagsuway ng tanan. Kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan lang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal ng nakorderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inila ang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
tumayo na pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinalaala sa amin sa misang ito. Tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyon lahat. At sumainyon. Pagipunin niyong masayang pagbati ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo sa taong 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Mayroon tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pagkikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo'y tinulot manain ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang tahat at dasalin po natin ang pagtatalaga ng sambayan ng Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayan ng nagagala na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay ipinagkatiwala at itinatalaga namin sa iyo dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O Maria na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumira sa aming bayan, ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay na sinapumpunang, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pag-unawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibik naming pakinggan o mahal na Ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mapaghihirap ng bawat isa at ng buong bayan.
ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Puksayin naway nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, Ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo kayo nagpupuri sa Diyos dahil sa ating mahal na Ina. Salamat sa Diyos.